Sayang, naputol. Ah, mga katrakers, mga kapatid, magbibigay po tayo ng good news po. Good news po, hindi lang po para sa akin dito sa aplikante dito sa United Arab Emirates. Dito po, nandito po tayo sa expo po. Yun ang background natin, nasa expo po tayo. Habang nag-aaral po tayo, dito po tayo sa sustainability area. Ang ganda-ganda po ng paligid po yung petrol station, Ang ganda po. Pag sa gabi po, ang ganda ng tunog, parang nasa gubat po lahat. Ito po. Hindi mo akalain na ito po ay disyerto po. Yan po. Napakaganda po. Nandito po tayo sa parang bus station. Ito. Yan po. Andito po lahat ng mga bansa po. Pilipinas, nandiyan po. Ang ganda-ganda po. Mga pavilion. India pavilion, Japan pavilion. Lahat po. Itong dito po tayo magbibigay po kasi makasaysayan po itong Dubai Expo 2020 po ay makasaysayan po ito. Ginaganap lang po ito sa loob ng 5 taon. Ang pinakaunang expo po ay naganap noong 18 centuries pa doon sa London. Nasundan parang sa Paris yata. Basta lahat po ng mga bagong mga technology po, mga telepon po, ice cream, lahat po, dami po dito po na discovery po dito sa expo po. Di ba natandaan yung Pilipinas dati? Nag-host ng expo, parang nabati ko siya si Ramos doon kasi maraming controversial. Tingnan lang po yung dito po. Makikita mo talagang napakaganda po. Hindi kubol po, building talaga. At mayroon pang mga pavilion dyan na papasok ka. Parang nasa ilalim ka ng dagat. Grabe po, lahat po, kanya-kanyang Diyan po, nakapunta na po dito si Lia Salonga po, nag-concert siya po. Si Black Eyed Peas, yung football, sikat na football player po, si Ronaldo Cristiano ba yun? Dito po, yung mga sikat na artista po sa India, sa iba't ibang bansa na dito, nakapunta na po dito. Dito po tayo magbibigay po ng update po sa lahat po ng mga kasamahan ko po sa The Best Team International po. Marami pong salamat kay Ma'am Risa po kasi nag-i-import talaga sila. Yung pinakamayari din. Dalawa silang Pilipina doon. Kayo po, matagal ko na pong sinasabi sa inyo na mag-apply na po kayo dito kasi ito po ay legit at mura la ang bigayan. At diretso po sa pulan. Wala na ibang pasikot-sikot pa. Wala na. Diretso po. Kung tingnan nyo po yung Facebook page ngayon, madami na po yung mga dumating na mga working permit. Halos lahat na po ay mayroong mga working permit na po. Ang ako po matagal na po akong mayroong working permit. Ang inaantay ko lang po yung pag-rarapol sa aking appointment po sa Poland Embassy sa Abu Dhabi po. Noong Lunes po ng gabi po, di ba sinabi ko sa inyo na hindi pa rin tayo napasama? Kasi pinadalhan ako ng ni Ma'am Risa. Nagkamali pala si Ma'am Risa. Tinanong ko sa kapon. Nagulat ako kapon. Mayroong miss call sa WhatsApp. Sabi niya, Kuya, mayroon ka ng appointment. Nabulaga po ako. Hindi po talaga ako maniniwala. Kasi tinanong ko siya, Ma'am, bakit gano'n na nagpadala ka na ng misis sa... ang tawag ito, message po galing sa email. Hindi pala sa akin yon. Yung sa akin, hindi niya nakita, kahapon lang niya nakita. Basta within this, hindi ko muna sasabihin po yung eksaktong pizza po, kung kailan ako pupunta sa Abu Dhabi. Isa-surprise ko lang sa inyo po. Isa pa, yung security purposes po. Kasi alam mo ngayon, marami rin mga scammer po. Ako naman ang kawawa. Pero huwag kayong mag-alala kasi isasama kita doon sa
pag pupunta na ako sa Abu Dhabi. Malapit-lapit na po. Basta hindi matapos tong buwan na to, itong buwan na Pebrero. Ako po ay nagkukumahog na. Kailangan ko nang kumplituhin yung mga requirements ko. Police clearance. Travel insurance po. Dummy ticket. At salary, mayroon akong salary certificate. At saka 3 months bank statement po. Ito po, magandang balita po para sa ating lahat po. Kasi po, ako po ay hindi naman ako naniwala na yung nililoko lang ako. Hindi, may tiwala talaga sa the system international po. Kasi kami, ako po ang pinaka first bus dito po. Kung titingnan nyo po yung Facebook page, ako po yung pinakaunang may hawak na working permit. Ako po ay naniwala, napatagal lang dahil po yun may Omicron. Pagkatapos may pangalawa yung sigalot po sa Euro po, sa Ukraine at saka sa Rusya. Pero po, pinagdasal ko talaga sa Panginoon na sana hindi matuloy yan. Pero nakikita ko na parang kalmado na sila ngayon dahil nagpagitna po yung presidente ng France. Kasi sabi ni Putin, wala daw no winners. O, ibig sabihin, ayaw rin niya na gulo rin. Siyempre natas lang yung pride niya. Hindi natin alam kung ano yung mga basta border lang ang pagkakalam ko dyan at saka yung labas na tayo dyan. Ang importante po na sana hindi matuloy yung yung bakbakan po. Kasi hindi lang sa Europe, kakalat na po ito sa buong mundo. Pero in Zakaria 4:6 sinabi po doon, not by might nor by power but by the spirit saith the Lord the God Almighty. Yan po, hindi magawayawa yan. Darating talagang panahon na yung tinatawag na Armageddon po, malaking gira po, pero sa tingin ko hindi pa ngayon, mga ilang generation pa. Pero huwag tayong magkumpensa po, kailangan handang-handa po sarili natin, hindi handa sa gira. Ihanda natin ang sarili natin sa relasyon sa Panginoon. Kahit anytime, kukunin tayo sa Panginoon, handang-handa po tayo. Ganun po. Ito po, dito po tayo sa makasaysayang lugar po. Kasi ito po ay disyerto to. Ginawa lang po talaga to sa expo po. Billion of billions of dollars ang ginastos dito. Ito po. Dito po tayo, makasaysayan po. Ito, makasaysayan po ito. Kasi pag matatakan malagyan ng stamping visa yung passport ko po, anytime na po kung pupunta sa Poland po. At kay gabi po, nag-video call po kami sa dati kong kasama dito sa Dubai. Kasi marami na po sila doon sa Dubai, sa Poland, sa kaso lang sa sila sa Pusnan, Poland. Ako naman ay sa Jaroslaw, Poland. Maganda naman ang iba sa public bus, public transport, marami. Yung iba umalis, lumipat sa trucking. Ang po nila, sabi, doon na sila na ito po yung yung mga hindi talaga sanay sa mga Boy Scout na buhay o mahirap na buhay, ay hindi kayo pwede dito. Kasi po sa trucking po, kahit hindi pa niya sinabi kagabi, alam ko na po. Doon talaga, yun na talaga yung bahay mo, yung truck. Nakakarating sila sa ang biyahe nila po ay Poland, Germany, Belgium at Netherlands. Malapit-lapit pa yan. Ikot-ikotin mo yung buong Euro po. Yun ang kagandahan po. May sahod ka pa. Nakagala ka pa. Diba? At saka ako, sa akin po ay gusto po akong makakatulong po sa ating mga kapwa natin na mga kababayan po na lalo na yung mga naghahanap ng trabaho po. Sana po makatulong po ako sa pamagitan lang sa pagpamahagi po. Ako po ay hindi naman ako recruiter. Hindi po ako nagpo-promote. Kasi kayo po ang pinopromote ko, yung mga naghahanap ng trabaho po. Kasi ayaw ko po yung may mga scammer po kasi maraming mga manluloko itong panahon na to. Ako po itutulong po na walang kapalit po. Malaking bagay na po sa akin yan. Na makatulong po sa tao.
Lalo na kung makatulong tayo na kung mayroon lang tayong maitulong at maiambag talaga na pira o ano ba. Pero ako po ay isa pong gipit po. Pero malaking bagay na to sa akin po. Masaya na po ako. Ngayon po, kung kaya alam ko na marami na tayong mga subscriber po, mga silent subscriber, saka silent viewers. Kung kayo po ay hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe naman para mas lalo tayong dadami pa. At panoorin nyo hanggang sa matapos tong video na to, kasi magbibigay na tayo ng magandang ano talaga content po, lalo na sa mga naghahanap ng trabaho po. Ito na po yung tamang pagkakataon po na kasi po pinagdasal ko talaga sa Panginoon, kasi kung uwi ako sa Pilipinas, mabubuhay naman ako doon kasi mayroon namang lupain yung biyanan ko, plus mayroon din sa akin pero hindi malaki sa akin. Kasi mag-alaga ko ng hayop, pero yung ano, yung plano ko na mag-alaga ng hayop, pwede ko naman itutuloy po kasi may mga anak naman ako, malalaki na sila. Sila lalaman po yung ano, mamahala doon. Kasi gusto ko mag-alaga ng baboy ang walang amoy at saka ipikan po. Kasi kung sakali, uwi naman talaga tayo sa ano natin, sa inang bayan po. Iba yung nasa ibang bansa ka. Ayan po. Ito po. Hindi mo akalain po, deserto talaga po ito. Sana po, huwag kayong magsawa, magsuporta sa akin po. Araw-araw po tayo may video. Ngayon po, malakas na ang loob ko na sasabihin sa inyo na mag-apply na po kayo. Kung kayo po ay nangingilan ng trabaho po. Ang ano po kasi dito, step by step, huwag kang mag-apply na parang nag-aapura ka. Hayaan mo lang na darating. Kasi dati makasamahan ko, marami nagbimisit sa akin na, kuya, nakatatlong buwan na ako. Dalong buwan. Antay-antay lang, darating talaga yan. Kasi hindi naman hawak sa The Best Team International yung opisina ng ano, gobyerno doon. Ang sa kanilang ginawa lang yung tama. Pati ito, itong appointment po. Ang ano po, dati kami ang kami sana ang nag-appoint, nag-ano dito, nag-online. Nagkamali-mali po kami, sabi ni Ma'am Risa, siya na lang daw sa amin dalawa ni Delphine. Iwan ko lang sa iba, mga iba ko kasama. Kasi kami nga first bus ni Delphine dito eh. Si mas una-una pa nga si Delphine sa akin. Ngayon po, nagkamali-mali, sabi ni Ma'am Risa, siya na lang daw ang ano, sa kanyang email lang ipapasok. O ito po. Ginagawa naman yan tama, linggo-linggo nagbibigay naman siya ng update sa akin na hindi pa napasama, was not drawn. Oh, ibig sabihin, ginagawa talaga nila. Eh, hindi ko naman sila masisisi kasi kailangan pupukin mo yan. Wala naman tayong karapatan na magalit din. Yun nga sabi ko, mag-antay-antay lang tayo, kailangan habaan ang pasisi natin. Maraming salamat po. Sige po, tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng update po tungkol sa kagalapan po sa pag-apply ko papuntang Pulan po. Nasa ano na po tayo? Ilagay natin nasa 45% pa tayo. Kasi mababa pang ano natin dito. Kaso lang medyo pas, ano na, tuloy-tuloy na po. Kasi may working permit na tayo. Kung magkaroon na tayo ng visa, pwede na tayo mag-alis anytime po. Tanganan lang dito, mag-resign pa ako, magpaalam. Kasi sayang naman po yung ano ko, graduate, hindi ko makukuha. Ano na po ako? Malapit na po kung mag 14 years. Iisang kumpanya lang po. Sayang naman po. Magpaalam tayo ng maayos para wala maagrabyado po. Sige po, magdasal lang po tayo. Huwag niyo kalimutan magdasal po. Makikiusap sa Panginoon. Huwag tayo hindi lang natin kausapin ng Panginoon kung mayroon tayong kailangan sa Kanya. Itong kailangan. Araw-araw po, magpasalamat po tayo. Lalo na yung pagtulog natin, magdasal tayo. Pag-ising natin, magpasalamat po tayo. Pag-alis natin, saan? Kaya lahat po, i-ano natin sa Panginoon. Siya lang po ang may-ari sa ating mga buhay, sa ating mga plano. Siya nakakaalam po. Yun lang po. Bukas ulit po. Maraming salamat po.
Ano pala? Ako po ay nag-comments po ako sa mga ano nyo, sa mga comments nyo. Tinitinan ko yung comments isa-isa. Ang problema po, minsan po si Wipe, pag nag-comments ka po, may nakalagay na ano, error, accurate error, or if, basta po, pag okay mo, nawawala yung ano. Pero tinitingnan ko po at saka pinapanood ko po. Sorry naman po kung kayo po ay sabihin nyo na hindi ko pinapansin. Sana maintindihan nyo po kasi kahit kayo po, naranasan nyo po yung ganun. Basta ano lang, araw-araw lang tayo. Magtutulungan po tayo, bayanihan po tayo. Sige po, maraming salamat po. God bless po sa bawat isa sa atin.